Hi guys! Welcome back to my channel, Pete's Vlog. For today's video nga pala, gagawa nga pala ako ng bagong economizer drain pipe kasi bulok na guys. So tara guys, samahan niyo ako, gumawa tayo ng bagong drain pipe guys. Tara, let's go! So yan nga pala guys, yung aking bagong mission ngayon, ang palitan yung economizer drain pipe kasi talagang hindi na kinaya guys, wala talagang forever. So yan, pasensya na nga pala din, hindi ko na una ng video yung preparation ko kasi minamadali ko siya guys, kaya bitin yung pagkuha ko ng video. So bali yan nga pala ang ginawa ko dyan, yung malaking tubo na yan ay ginuhitan ko yan ng apat, dinibayad ko yun sa apat. So pansinin nyo yung mga plants saka yung mga tubo, may mga marker ng guhit dyan guys kasi ang purpose nyan ay para dyan ko isentro yung pinaka alignment nya saka yung sukat, yan ako magbabase saka yung alignment ng plants sa tornilyo. Pasensya na guys, kulang yung aking impormasyon, kulang yung mga detalyado kong details. Di bali gagawa pa ako ng bali 4 na piraso yung papalitan ko ng ganyan guys. So sa next video ko ay ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yan, yung maglagay ng mga plants, ng mga branches na yan, ng plants na walang jig o forma. So yan, as you can see, actual ko lang yan na ginawa dyan guys, wala akong ginamit na jig. Ang ginamit ko lang ay yung squala, metros, saka yung ruler, saka yung mga marker ng tubo. Ganun lang ang ginawa ko dyan guys. So pasensya na, di bali bawa susunod gagawa ako ng full video nya yung details talaga para matutunan nyo rin kung paano gumawa ng ganyan na hindi kailangan gumawa pa ng forma o jig. Mahirap kasi yan dahil unang-una guys hindi pwedeng tanggalin yung economizer pipe na tumagal kasi kailangan yon dahil mabibiyahe ulit kami ng hapon pagdikit namin ng umaga, hindi kasi pwede siyang tanggalin agad. Kaya ang ginawa ko guys ginawang ko lang yan, ng ginawa ko lahat ng sukat doon, ng impormasyon, yung distance, lahat ng angle niya, ginawa ko lang lahat guys, sinulat ko lang, saka ako nagputol na ako ng lahat ng mga materialis na kailangan ko. So salpak na lang ako ng salpak, align, ganun lang ginawa ko guys. So bitin nga yung explanation ko dyan sa ginawa ko guys, bali bawi na lang sa sunod guys. So enjoy lang kayo, panoorin nyo lang kung paano akong ginawa guys. Thank you. Thank you.
So yan na nga pala guys, tapos ko na yung economizer drain pipe. So i-review ko lang ulit siya ngayon, checking ko lang, double check ko lang yung mga distance, yung mga plants na yan, mga branches, kung hindi nagbago. Kasi pag tabi nga yan, hindi papasok yan dun sa bawat plant, sa butas, disgrasya. Double check ko lang para sure na walang tabingi, kasi mahirap na pag binaklas na namin yung original daw yung luma, kailangan ay salpak agad yan dahil may biyahe kami agad, hindi kasi pwedeng madelay dahil kailangan niya na, dahil main, sa main engine kasi yan guys, kaya napaka importante yan, hindi pwedeng hindi may kamit yan. Once na tinanggal yung luma, dapat mapalitan agad kasi kailangan ng main engine yan. So okay na yan guys, sa mga sukat na ginawa ko, pasok naman sa lahat, walang sumablay. So ayan, sana buti na lang. Yan ang nga pala yan yung aking ginawa. Kung papansin ninyo, yung mga may guhit yan lahat ng ano niyan guys, yan o. Kasi napaka-importante niyang guhit na yan. Bawat plants niyan guys, may marker akong guhit. Kaya kahit na walang jig na paggagayahan o pupuporma, nakuha ko pa rin yung tamang alignment niya, yung saktong lapat ng bawat plants. So yan o, tingnan niyo guys yung labura na kasi. So yan nga pala, binaklas na namin yung lumang economizer. So ibababa na lang namin yan. Pagkababa niyan, sasalpak na rin yung bago na ginawa ko. Yan o. So yan guys, naibaba na nga pala namin yan, yung luma. Then kukunin na namin yung bagong gawa na economizer pipe. Medyo mabigat din kasi yan guys, kaya ginamitan din namin ng crane. Kasi hirap pag dalawa kami magbitbit yan, madiskirasya pa tayo dyan. Kaya para safe, yan, ginamitan namin ng crane. Then na primer din pala yan para mas medyo tumagal ng konti. So ayan, na-paste na namin guys yung economizer pipe na bago. 5 minutes later. Yan, finally guys, tapos na namin ma-install yung bagong economizer drain pipe na ginawa ko guys. So ayan, lahat naman ng bolt, walang naligaw ng landas guys. So lahat pumasok. Ibig sabihin, tama yung mga ginawa kong pamamaraan guys. So thank you very much for your watching. Please like and share. And don't forget to subscribe kung bago lang kayo sa aking YouTube channel. Thank you guys. Thank you.